sa kabisihan sa umaga. Minsan nahuhuli namin ito. Pala ano guys, ang kumot naman is ganito. Kasi alam niyo guys, bumalik naman yung kanyang sakit na nagbunos blade siya. Hello guys, we are the Prudente family here in Oman. Hello. This is my daughter Ray and daddy. Daddy Ray and daughter Ray. I am Momi Elyn. Good morning guys. Good morning mga lalabs. It's 7 a.m. here in Oman. Good morning and kumusta po kayo? Mag-inhaler muna ako guys. Saglit lang. Ayun. So for those who are new to my channel, welcome, welcome. And this is the routine po of Momi Elyn. Every morning meron po akong 2 pop ng aking inhaler na ito. This is the regular use. Rhea is at the in the toilet na preparing for herself kasi may online class siya mamaya in about an hour guys. And then daddy is having breakfast there sa kitchen kasi meron din siyang pasok din. Pang-umagas kasi siya ngayon. So ang pasok niya is 8 a.m. So kailangan umalis siya dito ng of course before mga siguro mga 7:30 kasi pabiyay pa, you know, maybe magka-traffic, no? So, yan guys, silipin natin doon banda sa kitchen. Daddy is here. May having a breakfast. Good morning. Good morning. Okay. Wala kasi akong luto today morning, guys, kasi kagabi pala nagluto ko ng chicken fritada. So, this will be our ulam for the whole day. Okay. Yeah. Then, lunch na rin. Baka abutin pa yan ng hanggang dinner. And daddy is not having rice, pero nag hot water lang siya guys. Ray is having breakfast, pancake. Ngayon guys, mag-prepare tayo ng baon ni daddy na snacks. Hindi siya nagbabaon ng rice, kasi dito talaga siya nagla-lunch. Snacks lang. Ito, prepare natin. Oh my god. Daming sulong. Hindi ko na inipin, Daddy. Ha? Ha? Okay. Kasi ba yung dalawa dito sa sandwich ba? Dalawang sa sandwich ba? Palaman daw ay cheese whiz. Wait guys. Parang maliit dali. Yan na lang, isiksik. Daddy, hindi nakasya, uy. Ano, isiksik ko, uy. Kapag pumapangit, dalawa na lang, dalawa na lang. Si Daddy pa naman, guys, ang pinakaayaw na ayaw ni Daddy, yung pipiin yung tinapay. Kailangan i-present ang tinapay ng maayos. Kasi ayaw niya yung parang nilalamutak pa yung tinapay. Feeling niya. Kasi kung ano yung forma ng tinapay, kailangan ganun ang forma kapag ka kinainan niya. So here, ayan. So ito na yung pang snacks niya guys.
Okay guys, meron pala ako dito mga loves, ano, yung kamuting kahoy. Lalagain ko siya guys. Yun lang naman ang luto na gusto ko nito eh. Laga lang. Tapos lalagyan ko ng kunting asin. Para may alat-alat ng konti. Ayun guys, lagyan na natin. Nagawa din pala ko guys ng lemon with honey ni Rayel. Yung mainit na tubig. Kasi alam nyo guys, bumalik naman yung kanyang sakit na nag-nosebleed siya tuwing nag-change climate dito sa Oman. Halimbawa ngayon is na welcoming winter na naman yung medyo malamig yung hangin sa hapon. So welcoming winter na. So nag-nosebleed na siya sa gabi. Dati sa school yan siya nag-nosebleed guys. Tapos dahil nga diba connection yung ilong at saka yung throat natin, kaya yung nag-nosebleed siya guys. Tapos yung dugo din lumalabas din sa kanyang bungangat, ini-speak din niya, pero wala naman siyang pain, active naman siya. Ganun lang talaga ang sakit niya pagka nag-change weather. Dati sa school abutin siya ng ganun. Ayun, kaya ayun, binalik ko na naman siya dito sa lemon with honey or vitamin C din. Guys, magpagpag tayo ng aming bed. Sa kabisihan sa umaga, minsan nahuhuli naming i-fix ito. Nauuna yung takbo sa kusina, takbo sa toilet kasi baka ma-late. Yun, kaya nahuhuli ito. Okay lang kasi nandito lang naman kami na Rayel. Kahit nung nasa real school pa siya, minsan nahuhuli ito. Okay. Kaya pala, ano guys, ang kumot namin is ganito. Kasi ano po, meron po kaming comforter talaga, yung pang ano talaga sa kama, yung makapal na ano, pang pwede sa aircon, ganon. Kaso lang yun po ay hindi magkasya sa aming washing machine. Eh ngayon si Daddy, ano, dati ginagamit namin yun, pero pinapalaundry namin kapag madumi na, kasi nga hindi magkasya sa washing machine. Eh ngayon, meron kasing nagsabi sa amin na, ano, pagka sa, ano daw, sa laundry shop, yung mga laundry, eh, bihira ka lang daw makaka-assure na malinis yung kanilang environment. So, parang baliwala din yung pagpapa-laundry mo kasi diba sama-sama. Alam naman si Daddy Marty, no? So, ayun, hindi na siya nagpapa-laundry, guys. Hindi na talaga siya nagpapa-laundry ng comforter namin. Kaya ito na lang, bumili kami ng ganito, pati kay Ray, eh. Kasi at least ito, nagkakasya sa ano, sa washing machine. Itong ganito. Ayun. Madali siyang ano, madali siyang tupiin. And then kay Ray din doon. Guys, yung side ni Ray, ganun din ang kanyang kumot. Katulad lang sa amin. Pero makapal ito guys ha, pwede rin ito sa winter. Ay, ito. Kaso lang sa atin, kapag wala kang aircon, hindi mo talaga pwedeng kumot ito pag wala kang aircon. Lalo na pagka hindi ka sanay dahil mainit. Pwede ito sa mga ano, sa bukid, kasi malamig sa bukid, di ba? Kaya pwede ito kumot doon. Thank you.
So yun guys, aming simpleng ano, simpleng gamit na ano sa bed, nothing so fancy. Sabi nga ni Daddy kung ano daw tawag dito. Okay lang yan kasi hindi naman tayo mananatili dito sa Oman. Okay, may let us live ano, a simple life lang. Mas maganda yung ano, kay kung gustong mag ano, magpaganda, edi sa Pilipinas na lang kung magkaroon ng ano, magandang opportunity, di ba? Makabili ng magandang gamit. Okay guys, we're done here. Naman si Rhea guys, waiting na sa kanyang link para makapasok sa online class. Good morning. Good morning. Good morning. Naka-pink. Grabbing pink mo, oy. Naka-dark pink. Ayan. So, meron siya dyang orange and her lemon with honey. Medyo mainit pa, hindi pa niya makano, mainom. Inumin mo, ha? Thank you! Ayan, salipin natin, guys. Bagong ligo to, eh. Langkutuan. Pinagpitan na yan ni Daddy, guys. So, tingnan mo yung kanyang, ano, balahibo. Manipis na, kasi ginumitan ni Daddy yan. Wala na talagang, ano, guys, lemon na nahulog. Kasi gaya nga po lang sabi ko, kapag ka winter, papunta na ng winter, wala na din bunga. Meron pa naman, pero paunti-unti na lang guys. Meron pa naman konti. Paisa-isa na lang yun sa taas guys. So, tingnan nyo. Dati dyan guys, diba siksik sa bunga? Ngayon wala na guys. Ayun. Totally pagkataglamig na pag winter, wala na talaga siyang bunga. Sa summer lang talaga siya namumunga. Pala guys is curry leaves. Alam naman siguro ng mga ano yung taga Middle East. Ayan. Garden kasi yan ng kapitbahay namin. Pero nag-garden niya dyan po ay ano, yung Indian cook nila. Houseboy. Tapos yung aking ano dito guys, wala na rin siyang bunga. Yung kinukuhanan ko ng ano, ng prutas na green, yung parang dalandan. Para pating namatay, kasi itong si Daddy, oh, pinagpuputo niya yung sanga. Hindi naman siya inaano. Kaya tuloy parang ano, ayaw na tuloy ako bigyan ng bunga dito sa aking share. Sa aking share. Ayun, may isang bungang natira, oh. Ayun. Pulot ako ng isang lemon guys, so. Actually, ano na siya, yung umaga niya, hindi naman siya hot, parang warm. Medyo, ano pa rin, nakakapawis pa rin siya. Yung umaga. Maganda, lalo na sa park or sa dagat. Kaso lang, ano eh. Minsan kung kailan mag-weekend saka naman ano babalik yung ano init talaga. Hindi pa to siya ano guys yung totally ano malamig. Ano pa lang to yung pagdating ng tanghalan nito like 12 a.m. at 12 p.m. mga 1 hanggang 4. Naku, mainit pa rin guys. Uy, sobrang init. Sa umaga lang medyo cool na siya. Hindi na talaga tulad nung dati. At saka pagdating ng mga 6 p.m. medyo malamig-lamig na yung hangin. Pero in the middle of the day, simpano pa rin, mainit pa rin dito sa Oman. Sa mga hanggang ano pa yan, mga October. Pag October naman, may araw na siya, pero malamig na yung... Ay, mag-araw pa rin, pero malamig na yung anong singoy ng hangin. So, yun guys. Lumabas lang ako para medyo mapawisan naman. Baka umalis si Daddy saglit guys. Daddy is here guys. Bago siya alis, punasan mo muna niya yung kanyang sasakyan. Ayun. Kasabay pala ni Daddy yung ano, papasok si Lablab, yung aking hipag. E dinadaan na lang niya si Lablab dun sa ano, sa work ni Lablab. Kasi along the highway, along the ano naman eh, along the road kung saan siya dadaan si Daddy.
Ayan, pupunas-punas muna siya dyan, guys, bago siya alis. Hindi yan siya umalis kapag marikabok ang kanyang sasakyan. Ko lang yung tanglad ko, guys. Ha? Ano? Kaya tayo yung luluto mo? Hindi, marami pang tubig. Nandun na sila vlog. Nagtapumpak siya ng basura si Daddy. Sabay yan sila papasok. Street sweeper, guys. O, ayan sila. Maikot yan sila dito sa kabahayan. Pero ang kinukuha lang nila, plastic na basura. If you have basura na mga damo-damo, hindi nila kukunin. Mga plastic lang. So, ayan, guys. O, ayan. Nag-bloom na siya, guys. Nag-bloom na yung tatlo. Ayan. Sanga ba tawag yan? Udlot sa Bisaya pa. Ayan. Medyo hindi ko na tanggalan ng damo niya. Abay. Alis na daw sila. Yung sasakyan pala ni Daddy, guys, nabili namin yan second hand sa isang Indian na family na nag-migrate sa Canada. And then, ayun, bininta yung kanilang sasakyan. Oops. Umubra yung cabin niya. So, yun, guys, saktong pinapawis naman ako. No link? Because teacher said to join her class in quizzes. I already know it. But it's not there. And also, it's not even in the Google Classroom. Did you message teacher? Wala daw siyang link, guys. Pasukin ko muna. Hindi na ako eh. Wala daw siyang link. Tumakbo siya sa labas. Wala daw siyang link. Teka lang. Ayun, okay na, guys. May link na siya. Pawis ako eh. Na-late lang pala yung teacher. Nag-worry naman siya kasi wala siyang nakitang link. So, paano siya maka-join sa online class? Bayan, pinawis ako, guys. So, ayan, mag-start na sila, guys. Hello, guys. Welcome back again. Kante, guys. So, this is my almusal. Ayan, guys. So, naluto na yung kamuting kahoy. And then, sinabayan ko yung kanyang snacks. Snacks na siya. Ako, almusal pa. And then, yung natira niyang pancit canton. So, ito yung aking almusal, guys. Late ako nag-almusal kasi minam ako ng hot water kanina. Coffee here. So, dito na ako kumain. Sa soup, dito na kami sa soup, sa sala kumain. Ang sarap, guys. Ano pa dun? Mayabo. Ngayon si Daddy, I don't know kung babalik si Daddy kasi ako kasi yung nauna kanina, binuksan ko yung pinto kasi lumabas ako, diba? Ngayon, ang akala niya, siya nagbukas ng pinto. Akala niya, daladala niya yung susi niya. Ang dalala niya lang pala, susi ng sasakyan. So, yung susi niya nandito, kasama na yung susi niya sa locker sa planta. Ngayon, yung uniform niya sa planta, nandun sa loob ng locker. Nandun din yung mga gamit niya, kutsara,
di niya mabuksan. Sabi niya baka uwi ako saglit. Kasi wala akong magamit. Wala pa naman. Ayaw ko kung uwi ba yun. Sarap guys. Masarap pagkain ng mayabo. Pero yung isa, ano, sira. Yung isa nito. Yung juice, ano mo, limonidano. Wala pa yung next subject niya, Mark? Yeah. Maagang kinain yung resist niya. So later, ano, lunch ka na, doon ka na mag-resist uli. Para makakain ng lunch ang maaga. Baka mag-resist na naman siya uli mamaya. But na, online class guys. Maya-maya resist. Ayun, kain muna ako guys ha. Welcome back again mga lalabs. So, ayun nga guys, umuwi talaga si Daddy. Hindi ko na lang na-videohan kasi nung umuwi siya, kumatok, naghugas naman ako ng mga hugasin. Tapos nagmamadali siya kasi kailangan din yung makabalik ka agad sa planta. So, hindi ko na na-videohan. So, umuwi talaga siya. Sabi niya, see, tingnan mo, hindi ako makabihis ng uniform ko. Eh, puti pa naman yung kanyang polo. Alam mo naman yun guys, mahilig sa puti, no? So, hindi siya makapagpalit ng kanyang uniform kasi uniform niya, pagka okay pa siya, yung, kasi hindi naman, ano, kung wala naman siyang trouble, so malinis pa. So, hinahanger lang niya, nalagay sa locker. Ayun, hindi daw siya makabihis, paano daw siya makapagtrabaho. Tapos, nandun yung kutsara niya, mga gamit niya sa pagkain kung gusto niyong kumain. Sabi ko, ayan. Sabi niya, ikaw kasi, nagbukas-bukas ka ng pinto. Hindi mo sinabi na ikaw pala yung nagbukas ng pinto. Akala daw niya siya yung nagbukas ng pinto. Sabi ko, matanda ka na talaga. So, but si Ray, guys, ano pa rin, naka, ano pa, second subject pa, meron pa siyang isa. Na nasa social studies pa siya ngayon and after that is English. So ako naman wala na akong gawa kasi as I said meron kaming ulam, nagsaing na ako. Tapos nagbabad ako ng mga puti pala na mga libagin. So wala na akong gawa guys. Gusto kong mag-exercise pero mamaya na lang after ni Raya kasi alam mo yun kapag daan ka ng daan, nadidistract siya. Hindi siya nakakonsentrate nun sa teacher. Kaya pinipilit ko na lumayo sa kanya kapag naka-online class siya. So, yun guys, yun ang update.